Rosary di Father Wali, sabang po namin si Father Romy na pag-iiwan ng ating pananaman. O Father Michael. Pasalamuha ka, Mr. Pasalamuha. Pagkalatang po natin ito sa mga ating panagpag-iwang sa kalatang o mga tangan at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayinyo ang Panginoon. Amen. Bilang paghahanda po natin sa mga pag-iwang sama-sama po natin pag-isipin ang mga pagkakasama natin kayo laban sa Diyos sa ating kapwa at sa ating sinog ang tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawahan mo pati. Panginoon, kawahan. Dumating na tagapagganyan ang mga makasalanin magsisi, Kristo, kawahan mo pati. Kristo, kawahan. Nakatutuha sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kawahan mo pati. Panginoon, kawahan. Kawahan tayo ng mga pangyarihan, Diyos, patawarin tayo sa aking mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At pinuno ng Israel, may tanda ng kasalamat ni Ana sa
Dios. Pagbasa mula sa unang paglaka ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nang maagap na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa templo sa Silo. Nagdala pa siya ng 23 taon, 36 na litong halina, at 10 na anak. Nang may hanggang na ang baka, dinala nila kay Gerry ang bata. Sinabi ni Ana, "Kung natatandaan mo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ni Limon at tanangin sa Panginoon. Idinalangin ko sa kanya na ako'y magkalooban ng anak at ito po ang ibigay niya sa akin. Kaya naman po, inihahatid ko siya sa Panginoon upang malingkod sa kanya habang buhay." Pagkatapos nito, nagpunit sila sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit na gusto ang gusto.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagdadala ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat hinigap niya ang kanyang mabubulig at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng saling langit dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng mga pangyarihan. Wala ang kanyang pangalan. Ilahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling langit. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisi, pinangalap niya ang mga panalo ng isipan, ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at ikinaas sa mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mga mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Inulungan niya ang kanyang bayan Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi. Magpakailanman. Nanatili si Maria ni Elizabeth ang may itumbuhan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Inubuhin na lang ang mga aaminin ko kung ako'y kumisa tinatakalan na tinatawag nila sa Alzheimer's. Hindi pa naman po Alzheimer, Alzheimer's. Kaya ako hindi makakalimutin. Ako pinagpapasalamat sa isang banda sa mga lumalapit sa akin at kapatikala ko sa pagkakatag ko sa Pilipinas. Yung po at dahilan, kaya nalimut ako agad ang pangalan ko. May bagong mangyayari. Ano pa? Kung ako po'y umuwi sa Pilipinas, yung po mga pari, mga pangyipari, ang mga dati ko lang mga estudyante, ang tanong ko nila sa akin, alam-alam nila akong mag-ibig nila. Pagka rin ito alam ko, sabi ko, alam mo, pasalamat ng nalimutan ko ang pangalan ko. Dahil nalimutan ko na rin ang pag-grace mo. Dahil kung naalala ko ang grace mo, kawawa ka sa akin. Pero dito, ngayon po, ang lalag ko talaga ng hindi mapakalim. Nung tumawag na naman sa akin kanina, sabi ng nanay ko, anak, bakit pa naman ako binili mo pa ng bahay? Hindi ako nung marami ng bahay. Alam ko ninyo, nanay, inay lang, apat ako at 2 taon na kami sa amin. Inay na pinahal, kahit ang pinoy, yung isa akin na sa Maskila. Pero kung tayo napakadami sa Maskila dito, si Father Michael o Miguel. Sa ang Pilipino kasi, yung intelligent pero clear. Ayaw-ayaw pero gusto. Sabi na nanay ko, anak, talaga namang ang na namang bagilog. Saan na may ibo kami eh? Kaya lang baka may makikita ka kapare mo shoes na. Kaya lang ito yun. Nakakatuwa ko yun. Maghahanda yan. Diba? Kasabihin ng Pinoy, pasensya na kayo yan lang ang aking handa. Pero baka ang dami. Pati mo ang Pinoy. Ang Pinoy, uy, ganda naman ang sapatos mo. Luma na nga ito. Kahapon pa. Tawa ko ba? Pero anyways, sugaw na natin. Yun. Yan, tatay ko, tanay ko. Nung sila'y magbiwang ng kanilang bodas ni Oro, kung titignan po niyo, akala namin magkakapatid, yung nanay namin, tumaba na. Mataba siya sa tingin namin. Laki naman namin yung malulusog. Pero, yung pala,
manas na siya. Hindi lang niya alam. Apektado na pala ang kanyang tingin. Ilang buwan lang pagkatapos ng kanilang boda sa Leon. Sa isa nila siya sinagawa sa namin kung naman po yung regular. May natin ang buhon doon sa kanyang bato. Alam mo nyo, tinanggal yung bato, pinapakayusin natin, positive sa cancer. Ang masakot, stage 4 na lang. Stage 4. Kaya lang, at masasakit pa doon, sabi nga sa Ingles, with grace, force. Kumanan na lang, naglagas ka sa atas. Nakaabot na lang sa kanyang hipong. Alam mo yung sobrang bilis. Ang nanay ko hindi ang naglakakap. Nakamigil-chirakap. Ay, ang masakit sa nanay ko, ang magpura ko mismo, yung mga yung party-goers. Walang weekend na wala niyang pupun, hindi pupuntahan party. Ang nanay ko, kapag kaliwa sa mga aming babae, ang babae pagka naka-heels, di ba? Naka-heels kayo, kasagayin mo yung pagka magpakarap na. Nanay ko balibad. Siya pag nakapla, kasagayin niya pagka ko, pakuha ng heels. Ang nanay ko, yung anniversary nila, naka-estereo nila. Gano'n siya eh. Sorry for the word, ha? Siya na may sato doon, Gerry siya. Tapos biglang hindi makakalakan. Alam niyo, unang pinamigay ng nanay ko, mga sapatos. Kasi nasasaktan siya pag nakikita yung mga sapatos kung hindi na niya pwede ganyan. Ano pa? Diretso agad kami. Bilis na posisyon namin magkakapatid. Kinakimo agad namin ang nanay namin. Kaya lang, kaya ako tuwan-tuwan sa nanay ko. Ingat ko kasunod na picture. May kasunod na? Wala. Ay, hindi pa nga. Isa. Balik. Ayan, isa. Yun. Alam nyo, nung nalalagas na kami ng buhok, pinakamasakit na yung salpa ko ng nakakansin. Masigit sa mawala, alin mong mawala, kung mawala ka ng bahagi ng dalawa, masasakit daw yung mawala ang buhok. Kaya nung nanay ko, dahil kapatuwa, after third chemo session, siya na nag-ahit na kami ng buhok. At hindi napigilan at magdalo sa party. Yeah, gumawa siya ng paraan. Nakatulpa. Nakakatulpa. Ako po'y nag-find ng leave. Pumunta ko sa Amerika para samahan ko yung nanay ko sa pagpapagamot at araw-araw. Araw-araw ko pinipray ko ang pwede. Minamasakit ko, takot ang dalang langis. Bakit kay Padre Pio? Nagdala pa ako kayo kay Padre Pio. Alam ko nyo, sa ako katulong ng Diyos. That was in 2011. Kasabit lang ng picture. Yung unang ko yung kanina. Ha? 2012, kailang na rin. Yan po ay sumali na siya. Sumali po siya sa Altos. Kaya siya na kanya, Mrs. Guadalupe. Kasi ang parokya namin sa Pilipinas, umuwi na po sila mag-asama sa Pilipinas, Guadalupe. Ano pa? Sa kawatulong ng Diyos, lalampas na lang na Jerusalem. Ang masakit lang sa akin, eh, sa amin. Ang nanay ko'y dumaling,
After a week, tatay ko naman. Siya naman ang nagkaroon ng open heart surgery. Triple heart. Eh, samantalang siya prostate cancer survivor. Nakakaisip na mag-asawa. Pero, nakakatuwa. Sabi ko sa isang mga gabi, nag-aaway pa sa lahat ng dito. Napapakaya. Pero yung napapakaya sa kapila. Hindi naman ang hindi na eh. Yun eh. Akala na nila sa Pilipinas ako magpapasko. Kasi na nga kong video. Isang kagawa natin hindi nagsasama ng Pasko eh. Hindi yung video nila. Mga makumaris. Papunta rito. Yung muna sa gitna, yung obispo namin, bago ko ating obispo, naging bisita namin sa bahay. Manungkat yung mag-asawa, pero ang nanay ko'y sumaya, masabihin ko, papasok lang sa kanya. Yun lang naman yun eh. Sabi ko siya, kayo ka. Ang magulang ko po, ay isa lang ito. Tulad ng marami sa inyo, umalis sa Pilipinas na punong-puno ng pag-asa. Yun po ba yung para ba ng... Yun po yung ang dahan nila gusto mangyari sa buhay nila. Para sila mo, tulad ng marami sa inyo, parang bobe nito. Bobe na gustong-gustong punuin ng kanila mga pangarap sa buhay. Sino ba kayo maghama? Gerry, kawakan mo. Parang yung bobe niya. Kinakailangan natin lang. Iyakasan ko sa buhay. Ito na kaya sila magkaya. Ayan. Di ba ganyan tayo? Inukuli natin ang pangarap ang aking buhay. Di ba? Parang matatagalang na dyan. Gamitan ko kaya natin. Yan. Gamitan ko lang ito. Na maraming mo mga pangarap mo sa buhay. Hindi eh. May kulang. Anong kulang ninyo? Yun. Alam nyo, ang kulang sa buhay namin, maraming na natin ang lahat, kaya ng Diyos na magtatakit sa buhay namin. Bakit kinakailangan na ang buhay matapos takpan? Umatapos lang na itakpa. Para hindi matapon. Para hindi matapon? Bakit ang tao makuha pa niya ng lahat ng gusto niya sa buhay? Matapad man kanya mga pangarap sa buhay ay kinakailangan ng Diyos na magtatakip sa kanyang buhay. Bakit? Sapagkat may lahat yung sa buhay natin na hindi natin kaya iwasan. Ang mahal na Bibel, nakaiwas po siya sa kasalanan, ipinanganak siya at wala ang kasalanan. Pero ang mahal na Bibel, meron hindi na iwasan. Ano hindi na iwasan ang mahal na Bibel? Ano? Ano po? Ano hindi niwasan ang mahal na Bibel? Tanda ninyo, nung ihandog ang Panginoong Hesukristo sa templo, ano sinabi sa kanyang Simeon?
Ano sinabi sa kanya? Mayroong balakal na tatanak sa iyong puso. At sa aming tradisyon, pitong balakal ang nakatarak sa puso ng makalagay. Kung nakakita kayo ng imahe ng Virgen Dolorosa, ang pito para sa mga Hudiyo ay isang numerong ganap. Nag-ibisigin, ang mahal na Virgen ay magdadanas tulad natin ng pagsubo. Ganap na pagsubo. Ang mahal na Virgen, alala mo ba ganap? Nakaligtas sa kasalanan, pero hindi nakaligtas sa pagsubok sa buhay. Alam namin ang pinagdaanan ng mahal na Virgen. Hanggang sa kauli-ulihan, wala na sa sakit pa na makita mo ang iyong anak na nakapagubay sa krus na wala na makasalanan. Naakala ay kasama ng mga makasalanan. At tunay, kapag kaya ako ng pagsubok sa buhay, hindi ba parang ang puso namin inatarakan? Masakit. Napakasakit. Sino ba naman nagkaroon ng pagsubok sa buhay na tumatawa? May cancer ako. Lahat ito. Lahat po tayo, kapag dumadanas ang pagsubok sa buhay, tayo ba ay nasasaktan para tayo sinasaksak. Pero isang bagay lang ang magpapatid na tila. Ganuman kalabit ang sugat na iwas sa atin ng pagsubok natin ay dadaanas sa buhay, walang mangyayari ni ang lumas sa atin. Haring Diyos na kinapabihan. Walang mangyayari sa atin. Pero si Juan Diyos sa buhay mo, ang si Juan Diyos sa buhay mo, at sigurado ako, mauubusan ka ng lakas. Sigurado ako, paghihinaan ka. Pero ibalik mo ang Diyos sa buhay mo. At mas lalo ako sigurado, hindi ka maaari. Mga minamahal na kapatid, nakakalungkot kong isipin. Hindi ko alam kung alam ko ninyong isa-isa. Pero ayon sa pag-aaral, ang bilang ng mga nagpapakamatay sa loob ng isang taon. Resipong inyong tingnan, i-google po ninyo. Ngayon, wala kayo hindi. Isang minuto. Higit sa bilang ng mga namamatay sa stigma, isang milyon. Totoo sinasabi ng siyensya na ang dahilan ng suicide, kalimitan ng depression. Pero hindi may kakaila na ang dahilan din ng depression ay hindi lamang sa imbalance sa ating utang, kundi kawalan ng pagbasa. Kawalan ang pinaghahawakan. Tanda ko ninyo ang sinabi natin noong isang gabi. It's impossible to hang in there without hanging on someone. Palmuha ka ganun ang lahat ng pagsubok sa buhay. Kung wala kang Diyos na paghahawakan. Pagsubok na hindi mo kayang iwasan,
Misisang pagpunta. Mag-Qatar ka man, mag-Estados Unidos ka man, o mag-Amerika. Ang problema, ang pagsubok, ay darating at darating sa pagkailan. Bakit? Sapagkat bahagi ng ating pag-iingat. Bahagi ng ating pag-alakbay sa buhay na ito. Hindi na lang natin kaya ilimitin. Kung paano noong mali, hindi ko rin kaya ilimitin. Bakit kita-kita ko yung magulang mo kung bata pa ako? Isinasama ako sa isang taong kayang gano'ng kumakita. Makita ko lang yung taong mo aking kumikigat na. At ang pinakamasakit sa akin, bago ko may umangis doon sa taong yun, kita-kita kong binabayaran ang aking nanay. Hindi ko matanggap. Ang nanay ko nagpapakayat para ko'y pailangin. Hindi ko kaya nagtitinin yun. Pero yung nagtitin ko yun ang pakiramdam ko, lagi ko naalakala kapag nakakakita ko ng karindiya. Ang ayaw na yung pinupuntahan natin ng doktor. Tapos tuturuan ka. Eh, makita ko na nagpumukul ng video. Iiyak na ako. Pero ngayon, nagpapasalamat ako sa Diyos. Salamat sa inyo na ako. Hindi ako nagkasakit. Hindi ako nagkapotin. Hindi ako nagkaroon ng anumang sakit. Laki na tatakutan yung panahon yun. Ngayon, sabihin lang sa akin, dahil iintindi ko na ang kahalaga kanito, sabihin lang sa akin na hindi ako makakasakit ng AIDS na wala pang lunas, hindi ako makakasakit ng dengue na wala pang lunas, misli ganito kalaki ang herendilya. Tama na ito. Misli kaakala mo, hindi na lang kabangit yun. Ang hindi ko lamang po sa Diyo, nahirap yung labahin mo. Sa panahon, hindi mo naiintindihan pa kaya. Ano ang kalahiyan? Ang magulang mo po, sa totoo lang, matagal na namin sinasabi, mag-retiro na. Pero, sila po yung Kristiyano. Hindi mo po sa pagmamalaki ng panahon yun, sila naman po pinagpahala talaga ng Diyos. Nakapagpayin po sila ng negosyo warehouse and truck sa Kennedy Airport. Pero noong tamaan ang ekonomiya ng Amerika, ang unang naapektuhan ay mga truckers. Pagsak na po negosyo namin. Pero ang magulang namin, pilit-palitin, iginanapan yung negosyo. Sabi ko sa magulang ko, hindi ko malimutan. Bakit ba naman kayo napapakamatay, wala naman kayong binubuha? Kami naman mga anak ay hindi na. Pero sabi ng nanay ko, hindi. Gusto lang may iwanan ko sa inyo. Sabi ko sa kanila, hindi na po namin kailangan ang iwanan niyo. Pag-aawayan lang namin yan. Ito po kami magkakapatid. Alam niyo, Diyos na anak yan. Yung ang magulang ko ay nagkakansel. Napili ka sila sa kanilang. Pahit ng Diyos. Ang magulang ko noong una, hindi naman yung panasin ba? Aaminin ko, hindi sila anak ng pare. Hindi po yung nasin ko yun, aaminin ko. Pero, kapag ka wala na, a-conflict. Pag walang party, sisim pa yun. Yung kung magulang ko, rin ko nasa kasino. Patawarin ko rin sila. Eh, pamang yung magkakansel, wow. Ang lalim po namin sa simbahan, pero at least 4 times a week,
nasimba ko sila. Hindi nyo pwedeng abalakad ang magulang ko Merkules, Biyernes at Linggo. Dahil sila nasa simba. Alam po nyo, magtiwala lang tayo sa Diyos. Alam niya ang kailan pinagawa. Sabi na natin na nakaraan, ang Diyos may mabuti. Hindi. Ang Diyos ay kabutihan. At dahil sa kabutihan, hindi niya kakangali sa atin ang tayo makasama. Hindi niya kakangali sa atin ang huwag nangyayari sa atin para sa ating kasamaan. Manapa ang lahat ay nangyayari para sa ating kabutihan. Laganap, Inesacrapias, Ibisabel. Inesan Jose, Santa Maria. Kung hindi matatanda ng istorya ng mga nakaraang ang lahat ay naganap ayon sa plano ng Diyos. Ilang taong nag-iisi na Zacarias at Elizabeth o Isabel. Pero sa bandang huli, lahat ng pagpapahala ng Diyos. O paano ang mahal na Birheng Maria nag-rehit ng walang kilalang lalaki. Ibig sabihin, wala kang nakakasigil. Bahagi ng plano ng Diyos. At sa kalaunan, habang pinatamasa nila ang biyaya ng Diyos, doon natin napahigyan ang pag-awit ng mahal na bebe kaya magbibigyan. Kaya tayo po lahat ng may agaw-agaw, lahat ng may binadala sa Pireneo, anuman ang may pinagdadaanan, ang tanong may pagpawakan, ang Diyos na kailanman ay hindi tayo mababayaan. At sa bandang huli, o at the end of the day, tulad ng mahal na bini, aawitin din natin ang awit ng pagpapuhay. Dahil ang biyaya ng Diyos ay hindi mo kayang tawanan. Ang biyaya ng Diyos ay nagaganap sa panahon o sa dahilan hindi natin inaasa. Pero sa bandang huli, sama-sama tayong magbubuhay tulad ng mahal na bebe. Bibigatin din natin, aawitin din natin ang puso ng nagpupuri sa Panginoon Diyos sapagkat siya ang ating katapatigas. Siya na kailangan hindi tayo pababayaan. Ngayon, magpapasama natin. Sabi po ng doktor, kailangan kang dalhin yung tumor sa lalim na depression at kailangan po namin mag-lubos ng pahingin sa milyong piso para mag-operasyon. Wala po kami ganun kalaking pera, kaya po nirefer po kami ng doktor sa HGH para 500,000 daw mamayaran. Sabi ko sa kapatid ko, sige, magpa-schedule ka, bahala na, paano kayo ang ipapinag pera. Hindi pa natatapos kung paano kami pumuhay ng pera, tumawag ang kapatid ko at sabi niya, ate, buntis ako. At ang sabi ng doktor, hindi daw maghirap ang desisyon sa kalagayan ko. Ang sabi ng doktor, we will not keep the baby because we prioritize your life and your safety. Sabi ng kapatid ko, ate, masakit sa akin ang anak ko buhay, tatanggalin ng buhay dahil sa akin. Ang sama-sama ng loob ko kasi hindi ko siya matulungan sa bagay ngayon. Pagbagalit na rin ko noon, sobrang sama ng loob ko, kumarap ako sa larawan ng Sacred Heart of Jesus at Immaculate Heart of Mary. Lumaba ako sa sahig ng kagabi pa. Sabi ko, Lord, ayaw lang
nakikita mo sa sitwasyon na ito, gusto ko makita. I want to know your understanding regarding this situation. This is too heavy for me to bear. At alam ko na uunawaan mo sinasabi ko dahil isa kayo, first of all. But you know, brothers and sisters, the Lord is so silent at that moment. Hindi ko siya maramdaman. Pero hindi ako tumigil. Ang sabi ko, Lord, kagaya ni Jacob, I will never let you go until you bless me. Inawagawin ko pa ito rin nasa Abu Dhabi. Sabi ko, Ben, samahin mo ko. Mag-fasting tayo. Pag-fasting natin si Grace. On the fifth day, nagkailangan kami magpapagamit. Pero nakaramdam kami ng kapayapaan. June 8, umuwi ako ng Pilipinas. Daladala ko po yung dasal ng community bond, LNB, at ang 100,000 pesos na tanong ko po sa baka ko. June 8, mag-umaga, nakaparahan po yung kapatid ko. At, pero hindi po siya niras pa kasi hindi po humilang yung siya niya. Inalakihan pagkatapos nila mag-rosary ng mag-asawa, nakakita ko ng vision ng kapatid ko. Nakita ko niya sa vision ng baby niya na ganitong aliit, butas-butas po ang siya. Iyak siya ng iyak at awang ko ba siya sa baby niya. Pero unti-unti nakita niya na yung baby niya ay tangan-tangan ng isang malamit na may nalibutas sa palad. At lalo po siyang naiyak, nung makita niya na sa likod ng baby niya ang Sacred Heart of Jesus. Pero hindi nakita ng kapatid ko yung mukha ni Lord dahil sobrang niwala. 3 days po after ng vision niya, inawag po siya ng OB para i-ultrasound. Pagdami po ng doctor sa siya niya, nakaiyak po yung OB. Nagkaroon po ng heartbeat yung baby. Binigyan po ni Lord ng buhay yung sanggol na nasa sinapupunan po ng kapatid. Dumating po yung araw na magbabayad na po kami sa ospital. Kulang po yung pagbayad natin. Sabi ng hinabot ng bayaw ko sa kapatid ko yung hindi. Sabi ng kapatid ko, kahit ibalik mo siya sa sekretary, manhindi. Pagbalik ng bayaw ko, hawak-hawak yung bibig niya. At yung resibo, sabi niya, Diyos ko po, Lord, Diyos ko po, Lord, napakapuli mo. Brothers and sisters, ang bill po na binigay sa akin ng doktor ay 500 pesos lang. Kaya makakabigay ko ng Panginoon, hindi po niya kami pinabayaan. Sa Sabado po, December 28, we will celebrate the first birthday of John Claude Batelier at hindi niya hawak-hawak ni Lord sa kanyang kanyang. We are reminded kung paano kami tinagpo ng Panginoon sa pinakamahirap na sitwasyon ng ating buhay. For God be the glory. Amen. Gusto niyo po ang lahat. Inupad na ramang ang aking pagliligtas sa ating. Bumalangin tayo sa Diyos sa diwa ng pasasalamat at kagalakang pumupukal sa puso ni Maria. Sa bawat kinilingan, itutugon namin. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Aming mapagmalasan at nawa ang mga namangulong sa simbahan sa kalita, sa lahat, mga inaabi at mga biktima ng karahasan at kapatid. Panalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Magnagkutawa ng tapat ang mga pinuno ng pamahalaan at sutilin ang kabotutan gaya ng pagdaranggo, pagpapatabis sa kapanggalingan at pagpapalagan ng labi ng katotohan ng balita. Panalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Pusinawalan sa Diyos Santo ang mga lulihingan at nagtatagulad sa mga malulihingan at malihingan. Huwag nawa silang paghinaan mo. Panalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Makalimlang nawa ang pagmamahal at pag-aaral ang mga may kapansanan, mga may sakit at mga nasabihin ng kamatayan. Patatagin nawa sila ng Espiritu Santo upang maialay nila ang kanilang paghihirap sa Panginoon. Panalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. May sa buhay nawa ang aming pagmasigil sa sitwasyon at aming ibalingan.
na lumilingap sa kaluhang umaasa sa Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pinili mo ang aming kadalangin. Panghawakan nawa natin lahat ang pangako sa atin ng Diyos. Kailanman hindi na tayo pababayaan. Ano man ang ating pinagdaraanan, itaas natin ang lahat ng ito sa Panginoon Diyos na siya ay nakapapalit ko ng higit na matuki para sa kanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo. At ang lahat ng ating inihiling sa tulong ng mahal na Birheng Maria, kasama ni San Jose na kanyang esposo, sa pamamagitan ng kanilang anak, ang Panginoon ating, ang Jesu Cristo ating Panginoon. Amen. Thank you.
Panalangin kayo mga minamahal na kapatid yung pahituhan at pag-apalang kasama ating sariling buhay, lalo-lalo dyan sa mga makapangyarihan. Ang gabi ito pa ng Panginoon, pag-ahari sa inyo mga kamay, sa kapagandaan na lalaman, sa atin na pangalaman, sa buong sa kanyang lalaman. Ang manangin yung ikha, ang mga aling namin nakahating sa iyong malambana, ay pabanalinawa ng paglupog ng banal na Espiritu na pumusko sa sinatukunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalagtawa at magsilang sa iyo mana na siya namamagitan magpasawala hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Itahasan ko sa inyong puso at iwa. Itahasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Salamat. Ama namin mga pangyarihan, tuloy ang matapag ang kaway aming kasalamatan. Bukod mo pinagpalang maging ina ng sa Kristo ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng dakilang bagay, ikaw ang niningap sa lahat kailanman. Niningap mo ang mahal na Birheng bilang iyong amang aliin na iyong binigyan at pupuring kumalina sa anak mong manunubos namin. Kaya ay isa na mga kailan nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang bayi sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Pinag-ihati ngayon ninyampun sa kanyang mga nagal at sinabi, ang gabi ninyong lahat ito at kanil. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa iyo. Ngayon ginawa naman matapos na pakunan, ginawa kanyang halis, hindi kanyang pinasalamatan. Inibod niya ang kami sa kanyang mga nagal at sinabi, tanggapin ninyo yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang iban. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Kasi kapag papatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin yung misteri ng pananampalataya. Kaya dinaanin namin sa iyo, inama niya ibibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami hindi nilarapat at tumayo sa harap mo para magbibigay sa iyo. Isinasabi namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mapatong sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amanin namin mo ang iyong simbahang naganap sa tunay ni Kristo sinubukan din sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, Halikabino namin Obispo at ng Tanang Kapalitan.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asa sa inyong muling bubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kalimanagan. Kaawaan mo at maging kapatid kaming lahat na makasama sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng Malabirin Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng isanusya ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa libig ng pagbubulisi. May pagdiwang nawa namin ang pagbubulisi kararangan sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos na mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Oh,
Noong minamahal na kapatid si Jesu Cristo, ang Panginoon natin ang Diyos na sa minapayang alam. Siya man ay hindi nakaligtas sa mga pagsubok. Pagsubok na bahagi ng banal at kami sa atin ng Diyos. Siya po pero ang Diyos na nagpahalit ng mga kasalanan ng sanlibutan, papapanagpahin sa kanya ay tatanggap. Thank you.
madalang. Ang naroon ng pagmahal sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi kawan namin madaman ang iyong pinagdahan mo upang kami magkamit ang kalikasan pakundana sa pagkatawang tao ng iyong anak. Ngayong aming binibilita ang kanyang ina sa mamamagitan din ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang hanggan. Amen. Masipong ang lahat sa pagkakas. Our first book, we have to tell you about the place of being at Camilo. We recommend this book for families and can also be a Christmas present to your loved ones and friends. It's now available at the Primary Office of Convention. Christmas and the New Year's schedule is now available. You may collect a copy at the exits of the church or at the Parish Office for your personal use. Church Calendar 2018 is now available. We encourage missionaries and families to have this calendar, which gives them details on the liturgical readings, mass timings, and other information in the parish. You could get them from the parish office, bookstore, and at the special counters. Christmas cake plum cakes. Franciscan youth selling Christmas plum cakes to the parishioners on the 23rd, 24th, and 25th of December after the mass at the special counters in the Church premises. 8 January 2018 Monday is the next baptism seminar, 7:45 p.m. in the Sacraments Chapel. 28 December 2017 Thursday will be the Feast of the Holy Innocents. Masses are usual and there will be special blessings for all children during the masses. Small house offering you to the parish. The parish is in need of a small house. Holy Communion. If any parishioner is going for vacation, please do get small notes as an offering to the parish. 25 February to March 3, 2018 will be the next pilgrimage organized by the parish to Italy, the Venice and Christ of Vita. Those who are interested will inquire and register in the parish office. Magandang gabi sa inyo lahat. Tapos namin ang ikabit ng gabi. Dalawang mga nila ay matapos natin ang gabi na nito at magpulema namin ang isang naaroon ito ng aming pagkanta. So sa gabi nito, salamatan namin ang liwanag ng buhay at ang gabi. Salamatan namin ang mga nagpaglingkod sa gabi nito, ang ating choir ng Santo Niño at Divine Mercy. Ang servers and workers and communicators, ang ministers at ang ating mga ushers, maraming salamat sa inyo. Maraming ang mga mag-atay sa gabi nito, ang mga ushers, ang choir, at ganoon din ang Scout Royal Brotherhood, ang Pasquilla Family, Ryan and Leah Tempo. Maraming salamat sa inyo. At last, ang pag-aaral ng Catechism, BSD, ang Katatlas at Prasagas Filipina Employees, at ang EFM, or Agent, Family, ang Pasquilla Family. At ang yanarili bukas ay sabihin nyo kulang pa tayo sa bigas. Okay? Kung tayo nyo magwala ng sangkaba, pwede rin. Sambil lang para madaling iwago balay. At ganun din ang mga candles. So bahala na kayo kung gusto nyo iyalay na candles. At ganun din kulang pa rin ang gatas. So yung gatas, power green, ha? Huwag yung fresh green. Natin may lalagay mo sa pagkakasira. Kaya yung powder din. Okay. At ganun din yung t-shirt natin sa ating sigulo o yung Santa Mila Fiesta ay ganun natin yung sa kabinis ng building. So natin po yun. So yan lang ang mga signs of support. At yung kalendaryo din ng simbahan natin sa labas. So pwede rin yung mabili yung kalendaryo ng simbahan. Tayong kalendaryo na pwede mong makuha sa labas ng simbahan.
So maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo na mag-uwi sa ating baby Jesus. Siya ay si Norman Sison. Natin ang mga nasa Arlene de Marilla Hall. Ibigin sa inyo. Na magkaroon ng takong pari Pilipino sa masama ng Misa. Kahapon dito alam, ang atong basko ng Misa ito kung tutuusin ang tatlo. Sapagkat magkakaiba po kami na isang Misa, pero kung baga, pwede magkakaiba po kami ng intensyon. Kaya, ito po ang katumbas ng tutusin ng tatlong Misa, kaya natatlo po kami magbibindisyon sa inyo. Kumainyo ang Panginoon. At magpalain kay lahat ng mga Panginoon Diyos sama, Anak at Espiritu Santo. Tapos sa ating Misa, humayo tayong lahat na makayapa. Simbang Gabi, mag-start tayo ng 8:30 na traveling at 9 o'clock ang start ng business natin. So, kapag-ibas, maraming salamat.